Kung ating kasing makikita sa datos, malapit na nating maabot yung 1 million mark. May ask, ano pong masasabi dito ng palasyo? At at this point sa patuloy na COVID-19 surge, ano po yung nagiging assessment pa rin ng Malacanang sa ating government efforts? Alam niyo po yung 1 million, halos wag niyo pong titignan lamang ang 1 million cases. Unang-una, halos 900,000 na po ang gumaling dyan. So mga aktibong cases natin, mahigit kumulang 100,000. At kung ikukumpra mo to sa buong daigdig, number, ano na nga tayo? Ano nga bang number tayo? Paki-flash nga kung ano yung ating ranking sa buong daigdig. Bumaba pa po ang ranking natin. Ibig sabihin, mas humusay pa yung ating ranking sa buong mundo. Itong paglobo po ng numero, hindi lang po Pilipinas yan. Yung ranking natin na bumaba pa tayo, patunay po na mas maraming kaso doon sa mga iba't ibang mga bansa. So sa akin po, wag lang po natin tignan yung total figures. Tignan po natin yung figures na gumagaling, na halos 900,000 na. At saka yung ating case fatality rate na mababa po sa world average na 2.1. Ayan po, tignan nyo po, number 26 dati, number 20 po tayo. Bumaba pa tayo sa number 26, pagmat lumaki nga po yung numero. At ang sabi ko nga po, ang tignan natin, ilan ang gumaling sa 997 at ilan ang namatay, 1.7 po, no? So I don't think it is a negative reflection. On the other hand, dahil nga po meron tayong world ranking, makikita po natin na we are managing still the new variants rather well. Opo. And sir, follow-up lang po sa sinagot nyo nga kanina about sa quarantine classification. May I ask sir, para lang din malinaw sa ating mga kababayan, pwede po ba nating i-recap ano-ano po ba yung mga pinagdadaanan ng IATF bago magkaroon ng rekomendasyon sa Pangulo? Kailan po kayo mag-meeting at kailan nyo naman po ito ipipresenta kay Pangulong Duterte? Bukas po, no? At bagamat magkakaroon ng apila pa yan, tingin ko ibibigay ng rekomendasyon kay Presidente kasi magiging auna na ng Mayo. No? At ang Talk to the People nga ay Wednesday. So pwede nang si Presidente mag-anunsyo. Pero ang tinitignan po natin yung two-week attack rate, yung daily attack rate, at saka yung healthcare utilization rate. Ang mabuting balita naman po ay madadagdagan ng 179 ata yun, no? Yung sinabi ni Sec. Vince, yung ating ICU beds. At kanina po, kausap ko yung direktor ng Tala, no? Yung Jose Rodriguez. Abay, meron po silang additional 110 ICU doon po sa Tala. No? At hindi ko po alam kung na-reflect na yung additional 110 dahil parang April 23 lang daw po nabuksan yung kanilang 110 additional ICU. No? Hindi ko po alam kung na-reflect na yan dun sa 700 beds na ICU na recorded natin ngayon sa ating statistics. Pero lalaki po yan dahil 179 plus meron pang 110 dun po sa Tala. Opo. Panghuling katanungan na lamang po, Secretary Roque, kung si Dr. Wong kanina sa kanyang presentation, tinanong niyo po siya kung ano sa kanyang tingin, kung tayo ba'y ready na sa GCQ at sinabi nga niya para kay Dr. Wong ay hindi pa tayo ready. Sa Malacanang po kaya, sir, or kahit po sa inyong personal na opinion base sa mga datos na inyong pinasenta po kanina, are we ready na po kaya, sir, sa GCQ? Well, ang sinabi po ni Dr. Wong, hanggang hindi mabigyan ng kasagutan ng lokal na pamahalaan, hindi pa siya makakasagot kung ready na. Kasi dapat makita natin yung mga kasagutan doon sa mga tanong ni Dr. Wong. Sa akin po, nakikiisa po ako doon sa sinasabi ni Secretary Carl Chua. Congratulations kay Secretary Carl Chua dahil meron na po siyang regular appointment as Secretary ng NEDA. No? Na ang ating objective, yung total health. Tignan po natin ilan na nagkakasakit, ilan ang namamatay sa COVID, at ilan ang nagugutom, ilan ang nagkakasakit, at ilan ang namamatay sa iba pang kadahilanan o dahil kaya doon sa dagdag na pahirap na nagbubunga sa lockdown. Total health po ang dapat tignan natin. Okay, thank you so much po, Secretary Roque, Dr. Wong. Maraming salamat, Mela. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, a question from Red Mendoza of Manila Times. Mamaya po aabot na tayo sa 1 million total cases kahit nasabihin natin na 900,000 ang gumaling, hindi makakailan na 1 million ay isang malaking threshold. Sa tingin nyo, isa itong malaking hampas sa government response sa pandemic na hinayaan na umabot sa 1 million ang total cases? Well, sinagot ko na po yan.
unang-una hindi po natin hinayaan. Talaga nagkaroon po ng mga variants na naging dahilan kung bakit lumobo. Tandaan niyo po, ah, noong mga February 22, wala pa po tayong mga 400,000 o 400,000 plus ang kaso. Matapos po ang ilang buwan lamang, umabot na ng 1 million. Ganyang katindi po yung mga new variants. Pero ang dapat tignan natin, yung mga 900,000 na gumaling, yung ating case fatality rate, at yung ranking natin sa buong mundo na nagpapatunay na for the rest of the world, problema talaga yung pagdami ng kaso dahil po sa new variants. Second question po niya, ano ang gagawin natin para maiwasan na umabot pa sa susunod na million cases ang Pilipinas? Well, unang-una po talaga kinakailangan pabilisan natin yung pagbabakuna. At kinakailangan paintingin pa rin natin yung ating PDITR, Prevention, Detection, Isolation, Treatment, and Reintegration.